namin, guys, eh, parang glass siya. Tapos wala siya sa sabitan. Parang hook, ganun. Parang pa letter U, ganun. So, ito yung pitin ko, guys. Yan. So, dito na lang para makita niya. Yan. Yan, yan, yan. So, ito yung tsura niya, guys. Yan. And welcome sa aking YouTube channel. So, for today's video, today is May 14. So, yun guys. Syempre, nagkaroon tayo ng 5-5 sale sa Lazada. And then, may mga binili ako sa Lazada ng mga pang pa-arte na naman po, no? So, mga binili ko dito sa pang-decorate. Yung mga pang-arte-arte, ganun. Parang bumili ako ng ito, papakita ko na sa inyo guys kasi meron pa explain, diba? Kasi hindi ko naman ako ng tawag sa mga pinagbibili ko. So, yun, papakita ko na sa inyo guys. Wait lang. Kukunin ko lang siya. Ito guys. Ito yung binili ko sa Lazada. Anong akala nyo, treats? So, ito. Spice Carousel. Hindi ko sure kung tama ba yung pagkakapronounce ko. So, bumili ako ng parang 12 jar rotating. Parang ano siya guys, lalagyan siya ng mga condiments. Eh, yung kapatid ko, mahilig siya magluto-luto and everything. So, bumili ako nito. Parang ganito itsura niya guys. Ayan, ganyan. So, open ko siya para makita niya din. Kasi siya magkasya dyan sa place na yan. So, ang dami niya na nakalagay. So, parang I think, dito ko siya lalagay sa loob. Dyan. Tapos, tatanggalin ko yan. And, dyan ko siya ilalagay. Para pag kunyari, mag-cooking show siya or what. Diyan na lang niya iyaano. So, papakita ko sa inyo, guys. Ito itsura niya. So, ito yung pinili ko, guys. Yan. So, dito na lang para makita niya. Yan. Yan, 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 yan. So, ito itsura niya, guys. Yan. Sa, sa one layer, 3 yung nakalagay. Pero, in all, 12 pieces jar siya. Yan. Pwede siya ma-rotate. Yan. Wait lang, hindi siya naka-ayos eh. Ayan. Diba? Got it, girl. Dinalaga ko siya ng label dito. Papagawa ko ng, para bibila ko ng label maker. So, nalagyan ko siya dito. And glass siya, guys. Glass. Mataas na rin siya, guys. Pwede na rin. Ayan, itsura niya. Ayan, yan itsura niya. Mataas na din siya. So, lalagyan ko siya ng parang rosemary, black pepper, mga ganun, yung mga salt, mga pang cooking show, ganun. Eh, mahilig kasi kami sa pagkain. Kaya, ito yung binili ko, guys. Hindi ko remember kung magkano to. Lalagyan ko na lang, guys, sa description box yung link na to. Para if gusto nyo bumili. Pero nakasale ko, alam ko eh, kasi nabinili ko to yung 5-5 sale. Ikan ko. Sa kadahilanan, pero kakarating lang niya kanina. Kasi, yung ref namin, guys, eh, parang glass siya. Tapos, wala siya ng sabitan. Parang hook, ganun. Parang pa letter U, ganun. Something like that. Tapos, wala siyang sabitan. So, naisip ko, bubila ko ng parang hook. Hook siya, yung parang pa letter U. Or letter C, hindi ko sure. Basta yun. Gusto ko yung dinidikit-dikit lang na ganun. So, ang ending, guys. Mali yung dumating. Parang di sticker ata siya. As in, kakarating lang niya ngayon, guys. Ito. Di sticker siya. Parang tatanggalin mo yung plastic. Kasi didikit mo siyang parang ganyan. So, mali yung nabili ko. So, titingin na lang ako sa Lazada. Bumili pala ako, guys, ng label maker. So, hindi ko pa siya na... Natry ko na siya nung as in pagkakabili ko. Nabuksan ko na nga talaga siya eh. Problema ko lang is hindi siya nag
ipiprint dito sa parang, ano niya, dito oh. Hindi siya nag-failed yung ano niya, pagkaka-print. Parang iba, parang hindi siya bumabaon yung letter. Parang kiniklik ko lang siyang ganun. Hindi ko sure kung, ano, maganda naman yung ratings na pinagbilan ko. Hindi ko rin alam bakit ganun yung dumating sa akin. Hindi siya, as in, bumabaon yung letter. Hindi ko lang kung bakit. Kasi binili ko, guys, so. Tapos may free pa siyang dalawang, ano, parang tape. Ito. Kasi parang yun nga yung gagawin ko. Lalagyan binili kong jar na yun. Lalagyan ko siya ng label. Kasi, ano, salt, pepper, ganun. Nalagyan ko siya ng ganun. Eh, itong dumating, te. Kakainis, te. Sira ata to, te. So, bibili na lang ako sa National Bookstore. Kasi parang may nakita ko sa Lazada na parang meron ata sa National Bookstore na parang ganito. Pero yun lang ako bibili. So, yun na. Then, meron pa pala ako sa Guess binili. Budo na naman to mga sis. Then ako ng ano. Katulad kay Tony Sia, yung parang pang plancha. Pero hindi siya di parang di kabayo. Yung binili ko, yung matik na, yung ipipress mo lang. Tapos, para siyang may lalabas na usok na parang mainit. Something ganun. So, kukunin ko lang guys kasi nasa taas siya. And para makita nyo rin yung itsura niya. Ang ginagamit kasi talaga namin plancha ganun. Na-sellan kasi ako eh. Nakita ko na yung kay Tony Sia. Parang na-shock ako. So, parang bet ko to. Kasi, mas basic gamitin. Kasi lalo na kunyari, pag, ano, kunyari on time ka, alas ganun. Siyempre, igaganin mo lang siya. So, mas basic. Diba? Hindi ka na mahihirapan. So, budol na naman to mga sis. So, sale din yun nung pagkabili ko. Nabuksan ko na talaga siya. Ito. So, yan yung itsura niya. So, ito. Open na natin siya. So, natry ko na din. And, mukha namang okay siya. Medyo natanga lang ako dito sa part na yun. Pinanood ko muna kay Tony Sia. Bago ko siya itry. Kasi baka mamaya mamali ako ng pindot. Guys. Ayan, ito. Then, ito yung lalagyan mo siya ng tubig. Tapos, ikokross mo lang siyang ganun. Ayan, nag-lock na yan. Tapos, pagkatanggal mo siya, gagawin mo lang. Ayan. Tapos, hihilain. So, basic lang siya, guys. Promise. And, ito, pipress mo lang to. Ganyan. Press mo lang. Tapos, may lalabas na siyang tubig. Parang, ano. So, ito yung ano nga lang. Problema ko lang sa saksakan is, like, ganito siya sis. So, kailangan ko pabibili ng adapter para masaksak ko sa parang, yung parang line na gano'n, hindi ko anong tawag doon. Basta parang gano'n. Ito yung mga budol ko sa inyo, guys. Promise, worth it to. And, natry ko siya sa damit ko. Parang pambahay na damit yun. Natry ko siya. Goods talaga siya, guys. Parang worth it lang, promise. Hindi kayo magsisisi sa mga pinagbibili ko. And, ito naman kasi, magagamit ko naman dito. If ever, kunyari, may bigla ang lakad kami, gano'n. So, yun, guys. Update ko na lang kayo. Napapansin niyo yung mga una namin dito sa kwarto sa kadahilanan po nag konting anong tawag nito renovation ng bahay namin sa kadahilanan po inanay po yung bahay namin yung sahig. Ito guys, pakita ko sa inyo. Ito inanay yung sahig namin, itong floor yung yan, inanay po yan yung port na yan. So medyo makalat. Pero, nalinisan na yan kanina. Yan. Puro may anay na yan. Din yung taas, papalitan. Kasi, may gagawin si Papang kwarto sa taas. So, papakita ko sa inyo. Tara guys, akit tayo sa taas. Guys, itong part na yan, hanggang dito, lalagyan siya ng pader. So, tinanggal yung bubong. And, gagawin siyang kwarto. Parang mini kwarto pero parang gagawin kasi istakan namin. So kasi 'di ba before dati istakan kasi yan talaga namin. So naisip pa ni papalagyan na lang din ng kwarto para kung ano yung mga part na pwede namin paglagyan ng istakan, ganun pa din diyan. So gagawin siyang kwarto and ayung part na yon magiging bintana siya. So dati yung nakalagay na bakal dito, tinanggal na. So yun lang ina-update ko lang sa inyo. And ayun, may nakalagay na parang hamba na tsaka sa kabilang side. Yan. So, yun lang guys. And, konting renovation lang kasi, yun nga yung kakatapos ko lang maligo. So, yun nga kasi sa kadahilan po, yung bahay nga namin, medyo inanay na po talaga. Yung sahig.
tapos pati sa baba, 'di ba, ngayon sa ground floor talaga namin, as in yung kisame, medyo nagbumabagsak-baksak yung mga kinakagat ng anay. So yun yung request ni mama, na parang ipapa semi-renovate, galong ganun sa renovation lang ng bahay. Then yung color ng house papalitan din, kasi ni-request din namin yan, kasi nag-decide kami na palitan lang namin ng ibang color. So yun guys, yun yung mga update dito sa bahay. Pero kaya hindi na ako nakaka-vlog kasi sa kadahilan ng syempre after umalis ng mga gumagawa, kami na ni mama yung naglilinis, tinutulungan ko sa mama, kasi syempre yung mga bato naglalaglagan hanggang sa baba. So syempre first floor to hanggang sa ground floor. So itong pinaka third floor, ito talaga yung labahan namin guys, yan. So yan, yun po yung mga hanger. Tsaka ito yung washing machine. So yun, so ginawa tong pinaka bodega namin, yung part na yun sa taas, sa first floor, yung taas ng kisame, ginawa siyang kwarto para lalagyan na lang daw po siya ng ng stockan. So yun yung ganap. And then yun, wala akong ma-vlog ngayon. Tsaka yun, update ko na lang kay guys kung ano na nangyari at tsaka kung anong magaganap, kung ano yung tsurang kakalabasan nito. Abangan nyo na lang guys. And update ko na lang kayo soon kung anong magaganap. So, yun guys.